Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 23 July 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Ezekiel, chapter 24, ang talinghaga ng kumukulong palayo. Balik ulit tayo sa kamera nating maputla. Kasi tinupak na naman yung isa kong... Lalo na namang maitim ang nakikita. Wala na talaga akong makikita ang mukha ko. Black na naman. So, pagtsagaan na ulit natin to. Ilang araw na lang naman Sunday na. So, mapapagawa na ulit natin yan. Dito tayo sa Ezekiel chapter 24, verse 1. Nang ikasampung araw, pakisabayan ako ng basa, guys, para pare-pareho tayo dito matuto sa Word of God. Ezekiel chapter 24 verse 1, nang ikasampung araw, nang ikasampung buwan, nang ikasiyam na taon ng aming pagkabihag, sinabi sa akin ni Yahweh, verse 2, Ezekiel, anak ng tao, isulat mo ang araw na ito sapagkat ngayon ay pasimula ng hari ng Babylonia ang pagkubkub sa Jerusalem. Verse 3, ilahad mo ang isang talinghaga tungkol sa mapaghimagsik na bayan ng Israel. Sabihin mong ito ang ipinapasabi ni Yahweh, magsalang ka ng palayok at punuin ng tubig. Verse 4, ilagay rito ang mga piling bahagi ng anghita at pitso at punuin din ang mainam na butong lagain. Verse 5, kunin ang karning ito sa piling tupa, isalang at gatungan, pakuluan ang mga laman at butong ito. Verse 6, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, kalderong puno ng kalawang, na hindi na matatanggal, pira-piraso mo itong hangoing lahat. Verse 7, sariwa pa ang dugong kanyang pinadanak sa lungsod, ito'y sa bato pinatulo at di sa tuyong lupa, upang matabunan sana ng alikabok. Verse 8, iniwan ko ang dugo sa ibabaw ng malaking bato upang hindi maitago, sa gayon madali ako makapaghiganti. Verse 9, kaya nga ipinapasabi pa ni Yahweh, kawawa ka, lungsod na mga mamamatay tao, ako may magbubunto ng kahoy na panggatong. Verse 10, dagdagan ninyo ito ng kahoy at sindihan upang pakuluang maputi ang lahat ng laman hanggang matuyo ang sabaw at masunog pati mga buto. Verse 11, pagkatapos ang kaldero ay ipapatong ko sa maraming baga hanggang sa magbaga rin ito, sa gayon malulusaw ang dumi nito kung masusunog ang kalawang. Verse 12, gayon man ang lahat ng kalawang ay di rin maaalis ng apoy. Verse 13, ang kalawang mo ay ang iyong kahalayan, Jerusalem, nililinis kita, ngunit ayaw mo kaya hindi ka na lilinis hanggang hindi ko na ibubuhos sa iyong aking matinding galit. Verse 14, akong si Yahweh ang may sabi nito at ito'y tiyak na gagawin ko, hindi ko ito iuurong, wala akong paliligtasin, hindi ko kayo panghihinayangan, paparusahan ko kayo ayon sa inyong masamang gawa, ang kamatayan ng asawa ng propeta. Ezekiel chapter 24 verse 15, sinabi sa akin ni Yahweh, verse 16, Ezekiel, anak ng tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Verse 17, maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob, manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis, huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo na tanda ng pagluluksa, huwag mong tatakpan ang iyong mukha ni kakain ng pagkain ng mga upahang tagaiyak. May upahang tagaiyak pala, guys, pag may mamamatay. Verse 18, umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita, kinagabihan namatay ang aking asawa, kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos sa akin ni Yahweh. Verse 19, tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Verse 20, sinabi sa akin ni Yahweh na, verse 21, sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Verse 22, tularan ninyo ang ginagawa ko, huwag kayo magluluksa ni malulungkot. Verse 23, mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak.
Huwag kayong tatangis o luluha dahil sa inyong kasamaan, mga ngayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Ezekiel chapter 24 verse 24, sinabi ni Yahweh na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo kung mangyari na ang lahat tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon makikilala ninyong ako si Yahweh. Verse 25, Ezekiel, anak ng tao, aalisin ko sa kanila ang matibay nilang templo na siya nilang ipinagmamalaki at kasiyahan. Gayon din ang kanilang mga anak. Verse 26, sa araw na iyon, isang takas ang magbabalita sa iyo ng mga pangyayari. Verse 27, sa araw na iyon, makapagsasalita ka na muli, makakausap muna ang takas na iyon. Ikaw nga ang magiging pinakababala sa kanila. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Mahaba ba yung chapter 25? Okay. Ang pahayag laban sa mga Ammonita. Ezekiel chapter 25 verse 1. Sinabi sa akin ni Yahweh, verse 2, Ezekiel, anak ng tao, humarap ka sa mga anak ni Ammon at magpahayag laban sa kanila. Verse 3, sabihin mo sa kanila na dinggin ang salita ni Yahweh na tutuwa kayo nang makita ninyong nilapastangan ang aking templo nang wasakin ang lupain ng Israel at pangalatin ang mga taga-Juda. Verse 4, dahil dito ako ay ipapasakop ko sa mga taga-silangan at sila'y maninirahang kasama ninyo. Sila'y makakahati ninyo sa inyong pagkain at inumin. Verse 5, ang Raba ay gagawin kong pastula ng mga kamelyo at ang mga lungsod ng mga anak ni Ammon ay pastula ng mga tupa. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Verse 6, ipinapasabi nga ni Yahweh, ikaw ay pumalakpak at lumundag sa kagalakan bilang pagkutya sa Israel. Verse 7, dahil diyan, paparusahan kita, pababayaan kong lusobin ka at looban ng ibang bansa, ikaw ay ganap na mawawasak. Ano pat hindi ka na kikilanling isang bansa. Sa gayon, makikilala ninyong akong si Yahweh. Okay. Ang pahayag laban sa Moab. Verse 8, ito naman ang pinapasabi ni Yahweh sa Moab. Sinabi mong ang Juda ay karaniwan lamang tulad ng ibang bansa. Verse 9, dahil dito wawasakin ko ang Bet-Jesimot, Baal Meon at Kiryataim, ang mga lungsod na ipinagmamalaki mo sa iyong hangganan. Verse 10, kasama ito ng mga anak ni Ammon na ipapasakop ko sa mga tagasilangan hanggang sa ganap na malimutan ng daigdig. Verse 11, paparusahan ko rin ang buong Moab, sa gayon makikilala ninyong ako si Yahweh. Ang pahayag laban sa Edom. Ezekiel chapter 25 verse 12, ito ay pinapasabi ni Yahweh sa Edom, pinaghigantihan mo ang Juda at ito'y kasalanan mong hindi mapapawi kailanman. Verse 13, dahil dito paparusahan kita, papatayin ko ang iyong mga mamamayan at mga hayop hanggang sa ikaw ay maging puok ng kapanglawan. Mula sa Teman hanggang Dedan, lahat ay papatayin ko sa tabak. Verse 14, paghihigantihan kita sa pamamagitan ng bayan kong Israel, sila ang gagawa sa iyo nang dapat kong gawin dahil sa matinding puot ko sa iyo. Sa gayon, malalaman mo kung gaano katindi akong maghiganti. Ang pahayag laban sa mga Filisteo. Ezekiel chapter 25 verse 15, ito naman ang pinapasabi ni Yahweh sa mga Filisteo. Pinaghigantihan mo ang Israel at ibig mong lipulin dahil sa matagal na ninyong alitan. Verse 16, dahil dito paparusahan ko kayo, lilipulin ko ang mga taga Kreta pati ang naninirahan sa baybay dagat. Verse 17, Ezekiel chapter 25 verse 17, paparusahan ko sila nang mabigat bilang paghiganti at madarama nila ang tinti ng aking galit, sa gayon malalaman nilang ako si Yahweh. Father God, bakit ganun? Puro na lang parusa sa kanila. Okay, bukas na itong guys. Damay-damay kasi sila guys . Ganon sila kamakasalanan, talagang nililipol sila ni Father God. Pero sa ngayon, panahon pa kasi ito ni Propeta Ezekiel. Pero yung ngayon dyan, iba yan. Hindi yan sa generation natin. Generation nila Ezekiel yan. Ang mga sinasinauna pang panahon. Kaya nga lagi kong sinasabi, saan kaya ang bansa natin? Saan kaya ang ibang bansa ng panahong nililipol ni Father God itong Judah tsaka Jerusalem? Mga Edom, ganyan.
Saan kaya yung iba pang bansa ba? Kasi hindi lang naman sila ang bansa dito sa daigdig eh. Katulad natin, Pilipinas, may mga ninuno rin naman tayo na mga kasabayan nila. Ano kayang ginagawa nung araw? Sa nung habang pinaparusahan ni Father God itong mga tiga Juda. Okay, for ano, bukas 24. Ang saya kahapon, no, nung suna ni President Marcos. Tatlong beses mag-standing ovation. Ang sipag ni President Marcos eh, lahat talaga ng ano, sulok ng Pilipinas talagang pinupuntahan niya. Lalo na yung mga farmers. At tingin ko mahal na mahal ni President Marcos yung mga ano, mga farmers tsaka fisheries. Kasi yun talaga ang napapansin ko, tinutukan niya araw-araw eh. Di ba kung saan-saan siya pumupunta talaga. Tapos namimigay siya ng title, ng mga ayuda, gano'n. Kaya tingin ko mahal talaga niya yung mga ano, mga farmers. 24 July. Kung sa bagay, yun naman kasi ang bumubuhay sa atin. Hindi naman tayo mabubuhay kung wala yung mga farmers. 24 July 2024. Kasi sila yung nagsusupply ng food natin, di ba? So, yun. Pero thank you talaga. Ang ganda ng suna ni President Marcos. Hindi nga, ano nga yun, hindi nga niya maisa-isa yung mga, ano niya, yung mga pinupuntahan niya araw-araw. Parang inano na lang niya. Parang napaka-iksi nung paliwanag niya parang inano na lang niya. Ano ba, binubuod na lang niya. Samantalang kung tutusin guys, yung araw-araw na pagpunta niya kung saan-saan, kahit isang oras pa siya magsalita doon, hindi yun matatapos sa dami ng mga pinamimigay niya. Pero binubuod na lang nila. Kasi ang dami nga namang tatalakayin, kaya ganun. Pero at least nagkaroon tayo ng talagang masipag, mapagmahal na presidente. Kaya pasalamat tayo bansang Pilipinas. Nawa tumigil na yung iba dyan sa ano, kakareklamo ba? Yung bang mag-rally-rally pa sila na ano, parang hindi naman sinisiraan si ano, si President Marcos noon eh, kundi ano yun, bansang Pilipinas ang inaano nila. Kasi di ba si President Marcos is presidente nga ng bansa natin, tapos sisiraan nila, eh di bansa natin ang sinisiraan nila, hindi yung tao. Kasi yung tao alam naman na hindi totoo yun eh. Tapos kung ano-ano pangangalat nila. PK naman. Mga AI kasi yun eh. Yung alam kasi sa editing guys, kayang-kaya kasi editin, i-edit yung ano, yung tao. Papalitan. Kita mo naman sa Itbulaga, di ba? Kita mo yung AI family doon. Talaga akala mo totoo. Okay, bye everyone. God bless.